Tinutulan ng ilang senador ang hiling na dagdag kapangyarihan para sa National Food Authority sa planong pag-abyenda sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Mungkahi ng ilan, ibigay ang kapangyarihan sa Agriculture Secretary. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa gitna ng mga hamon sa El Nino at mataas na presyo ng bigas, dagdag na kapangyarihan ang hirit ng Department of Agriculture para sa National Food Authority o NFA kaugnay sa planong pag-amyenda sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Bilang tugon ay binalikan ni Senadora Cynthia Villar ang NFA na nasa ilalim ng kagawaran. At sabi nyo, wala kayong stock. Tapos after 2 weeks, nagbenta yung nabalita na yung NFA nagbenta sa trader. Ba't ayaw kami bentahan tapos sa trader nagbebenta? Kaya galit na galit ako sa inyo. Oo. Kasi bawal yun sa rice tarification law. Tapos ngayon, gusto nila ibalik sa inyo yung power. We cannot agree to that talaga. Tanong naman ni Senator Francis Tolentino. It's not an amendment to the law, the existing law, but the grant of temporary authority to be used during periods of exigencies. Meron kailangan baguhin in my opinion is kasi ngayon ang NFA has no power to intervene. Kahit siya bumili ng local rice, not imported ha, hindi niya pwedeng ibenta to ng palugi basta-basta. Ang dagdag kapangyarihan na hinihingi ay gagamitin umano kung may emergency, halimbawa kung mahalang bigas o may El Nino. Mukhang kailangan pakialaman para to keep the traders honest. During several instances lang naman during the year. Pabor si Senator Aimee Marcos kung ibibigay ang kapangyarihan sa Agriculture Secretary pero hindi sa NFA mismo. Basta pinakialaman ng NFA, pwedeng task force, pwedeng commission, emergency lang po. Kung ayaw nyo sa NFA, okay din sa amin na sa amin lang ibigay. Allergic po. Pati dun sa ano yung Madam Chair, yung sa power to import as a last resort. Tinalakay rin sa pagdinig kung paano nakatulong ang pondo mula sa RCEF tulad sa pagpapabuti ng ani, pagpapababa ng halaga ng produksyon at pagpapalaki ng kita ng mga magsasaka. Pinasusuri naman ni Villar ang mga ulat na hindi tumutubo or rejected ang ilang imported na hybrid na binhi na pinamigay sa mga magsasaka na 250 pesos pa naman malayo sa 30 pesos na presyo ng local. Sinita rin niya ang 10 bilyong pisong imported fertilizer. Gayong ayon sa kanya ay maituturing na degraded ang 38% ng lupa sa bansa. Samantala, inalis na ng Ombudsman ang preventive suspension sa 72 warehouse supervisors kaugnay na investigasyon sa pagbenta ng NFA ng bigas sa mga traders sa murang halaga. Nanatili naman ang suspension sa matataas na opisyal ng ahensya. Maraming warehouses na malilift, hindi na mapapadlock, mabubuksan na at hopefully makabili pa tayo ng konti pang palay at ma-store doon sa mga areas na napadlock. Kasi last week of harvest na. Sa Kamara naman, lusot na sa ikalawang pagbasa ang Rice Tarification Law, kaya isasalang na sa huling pagbasa. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.